Magandang umaga po at welcome po muli sa FeedPro TV. Sa nakaraang episode ay atin pong tinalakay ang kahalagahan ng tamang pabahay at kung ano-ano ang mga epekto nito sa kalusugan at paglaki ng ating mga alagang baboy. Sa mga susunod na episode ay atin pong pag-aaralan ang triangle of success ng pagbababuyan, ang genetics, management at nutrisyon. Ating uunahin ang genetics o lahi ng ating mga alagang baboy. Gaano nga ba kahalaga na alam natin ang pagpili ng tamang lahi para sa grow-out system na negosyo? At paano nga ba nakakaapekto ang lahi ng baboy sa ating negosyong pagbababuyan? Sa pagbababoy po, may tatlong bagay na nakakaapekto sa pagbababoy. Una yung genetics, pangalawa yung nutrition, and yung good management. Una nating pag-uusapan ngayon ang genetics o ang lahi ng baboy. Ang pangit na lahi ng baboy ay nagmumula sa mga halo-halo na lahi ng baboy na tinatawag nilang chapsoy. Ang mga pangit na lahi ng baboy o ang chapsoy ay nagre-resulta ng mababang timbang o mabagal na paglaki ng baboy. Ang magandang lahi ng baboy ay mas mabilis palakihin at mabigat ang timbang. Ang magandang lahi ng biik ay nanggagaling sa mga pinagsasamang magandang magulang. Ito ay yung tinatawag na crossbreeding. Kaya dapat alam natin ang lahi ng baboy na pinagsasama natin para makasigurado tayo na ang baboy na aalagaan natin ay maganda at kikita. Maganda man ang kalidad ng ating pagkain para sa ating mga baboy, kung ang lahi naman ito ay maliliit at sakitin, siguradong masasayang lamang ang inyong pagod, oras, puhunan, at pag-aalaga. Kaya dapat alamin at tiyakin na ang mga biik na aalagaan ay galing sa mga gandang lahi. Maaari ding bumili ng mga aalagaang biik sa mga farm na gumagawa ng crossbreeding system. Karaniwan, ang mga magulang ng biik dito ay mula sa kombinasyon ng dalawa o tatlong baboy na mula sa magkakaibang lahi. Ang crossbreeding ay paghahalo ng dalawa o tatlong lahi ng baboy. Ang maganda sa crossbreeding system ay napagsasama natin yung dalawang magandang katangian ng baboy na magre-resulta ng magandang klase ng karne at mabilis na paglaki ng baboy. Ito ay sanhi ng genetic phenomenon na heterosis or hybrid vigor. Dahil ang biik na galing sa crossbreeding ay nakukuha niya ang mga magagandang katangian ng kanyang mga magulang. Isang halimbawa nito ay ang large white and duroc, na ang large white ay maraming mag-anak at malaking baboy. At ang duroc naman natin ay siyang mabilis ang paglaki. Kaya ang katangian ng mga anak nito ay mahaba, mabibilog at mabilis lumaki, na magandang gamitin bilang patterners o palakihing baboy. Dapat lamang talaga na alamin natin mula sa ating pagbibilhan ang lahi na pinagmulan ng ating mga biik. Mabuti na rin na ating alamin kung ito ay F1, F2 o kung pang ilang henerasyon na ang ating aalagaang biik. Ang F1 or first filial generation ay yung dalawang lahi ng purong baboy. Makakakuha tayo ng F1 or first filial generation sa pagsasama natin ng dalawang magkaibang purong lahi ng baboy. Maganda ang F1 dahil nakukuha niya ang mataas na porsyento ng magandang katangian ng kanyang magulang. Ang F2 or second filial generation ay yung pagbibreed natin ng F1 na inahin at purong lahi ng barako. Subalit sa F2 naman, dito ay bumababa ang porsyento na magandang lahi ng baboy. Halimbawa nito ay ang pagkocrossbreed ng landrace and large white na nagre-resulta ng mga biik na may good mothering ability tulad ng matatag na paa, mahabang pangangatawan at magandang bilang ng dede. At bukod dito, pag naging inahin na ang mga biik na ito, maaari silang magbigay ng average na dami ng biik 10 pataas. Ngayon, puntahan naman natin ang isang pig farm sa Tarlac na dating gumagamit o nag-aalaga ng mga low-end na piglets at ngayon ay sumubok na mag-alaga ng mga hybrid piglets.
Simula ako nag-alaga ng baboy last July. Kumbaga ang diik na kinuha namin ay sa backyard na tinatawag na chapsoy. Na hindi namin alam kung anong lahi. Hindi maganda ang naging resulta sa inaasahang average. So, kumuha kami ng sa farm mismo. Ang kinuha namin sa farm ay F1. Magandang naging performance dahil ngayon, eksakto sa araw na ito, 2 buwan sila, estimated na kilo ngayon ay 30 to 40 kilos. Kasi yung ngayon dito sa F1, nakita namin na yung kanilang kinain napupunta talaga sa katawan nila. Ang base ng ano namin, decision, iba talaga ang may lahi ng baboy na pinanggalingan. Dahil dito, kitang-kita sa pangalawang experiment namin na malalaki talaga. At makikita mo naman dito sa mga anak ng baboy namin ngayon, 18 pero kayang-kayang pasusuhin ng inahin. Nag-alaga ako ng baboy noong maliit pa yung mga anak ko. Hanggang ngayon, nag-aalaga pa rin ako. Yung baboy na inaalagaan namin, yung inahin nila ay imported, sabi nila. Hanggang ngayon, yan na, maraming anak na. Kasi magandang lahi daw ang sabi nila. Kaya nasubukan na namin, pangalawang paanak na yan, talagang tunay na marami ang anak nila. Ang pinapakain namin sa kanila ay feed pro magmula sa starter, ay pre-starter hanggang sa finisher. Kahit maliit pa, mabigat ang timbang ng baboy. At sa pagpapataba ng baboy, mabilis ang paglaki nila at saka mataba din sila. Ang diferensya ng chapsoy na backyard at ang F1, ang chapsoy kakain ng 45 kilos per day ang kinakain ng chapsoy, pero ang F1 is 36 kilos lang. Pero yung ubog ng katawan nila at saka timbang is magkaiba. Yung chapsoy, hindi siya ganun kaganda. Yung F1, maganda yung pigi pati balat. Sa laki, mas malapad ang F1 kesa sa chapsoy. Lagi lamang po nating tandaan na hindi lamang ang pakain ang importante sa pagbababuyan, kung hindi maraming faktor na dapat ikonsidera at isa nga po dito ang lahi. Natalakay na po natin ang tamang pabahay at lahi. Sa susunod na episode ay ating tatalakayin ang tamang pag-aalaga ng isang babuyan. Abangan lamang yan dito sa FeedPro TV. Ako po si Raymond Nicdao ng Pro Natural Feed Corporation. At para sa matagumpay na pagbababuyan, gumamit ng FeedPro.